Tayo ngayong natuluyan para sa ating gawain ng Acts Church. Glory to God. Palakpakan nga po natin ang ating mga kapatihan, mga kasama natin. Ayan, sige po tayo po ay magsitayo at tayo mag-i-start. Na bago po tayo mag-i-start, bumati po tayo ng limang tao. Ayan. Sabihin mo, may gagawin ng Lord sa buhay mo. Ayan. Yung hindi mo masyadong kaklose, ha? Ayan, sige. Sige po, magbatian muna po tayo bago tayo mag-start sa ating gawain. Ayan, amen, amen. Ayan. Good afternoon po ulit sa bawat isa sa atin and welcome po sa ating gawain. Sige po, maaari na tayong bumalik sa ating kanya-kanya mga upuan. Tayo po ay mag-start sa ating gawain. Sino po dito excited na sa ating gawain? Amen! Amen! Palakpakan nga po natin ating Panginoon. Hallelujah, Jesus, we praise your name, Lord. Hallelujah, Lord. Sige po tayo po muna ay manalangin bago po tayo mag-start. Hallelujah, Jesus, Lord. Patuloy kami nagpupuri, nagpapasalamat, Panginoon, sa kabutihan mo, Panginoon, dahil kami ay nagkasama-sama, Panginoon, dito sa Acts Church, Panginoon, para parangalan, dakilain yung pangalan mo, Panginoon, Lord. We pray, Lord, na maranasan namin yung presence mo, Panginoon. Dalangin namin ma-encounter ka namin, Panginoon, sa hapong ito, Panginoon. Lord, sa oras po na ito, buksan mo na yung aming mga mata, Panginoon, aming mga puso, Panginoon. Lord, we enthrone you, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon. Holy Spirit, we welcome you in this place, O Lord. Hallelujah, Lord. Manahan ka, Panginoon. Maghari ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa aming, Panginoon. Hallelujah, Lord. Gatunin nga na ang nais namin, Panginoon, ay purihin ka, Panginoon. Itaas ka, Panginoon, sa aming mga buhay, O Lord. Maraming salamat po, Panginoon. At dalangin namin maibigay namin yung pinaka-the best na papuri at pagsamba sa iyong pangalan, Panginoon. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, patuloy natin sambahin ang ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Pwede po ba natin itaas ang ating mga kamay sa ating Panginoon at patuloy natin siyang sambahin. Sabi po sa awitin natin, ang nais ko ay purihin ka, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Sinasamba ka namin, Panginoon, sa lugarin ito, Lord. Maghari ka, Panginoon. Hallelujah. Sige po, magbanggit tayo ng mga papuri sa Panginoon. Hallelujah. Pinupuri ka namin, O Diyos. Hallelujah. Sinasamba ka namin, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Itinataas ka namin. Napakabuhay mo, Panginoon, wala kang katulad, O Diyos. Sige po, ilakas natin ang ating mga piling sa Panginoon. Purihin natin ang dakilang Diyos, ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Dakila ka, O Diyos. Hallelujah. Sabay-sabay po natin awit. Ating awitin, ang nais ko'y purihin ka. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesus. Ang nais
Pawitin natin ng buong puso ang nais ko ibigin ka. Sige po, ilakas natin ang ating mga tingin. Ang nais namin ay ibigang ka, Jesus. Ibigin ka, Lupo. Higit pa sa lahat ng bagay. Higit pa sa lahat ng bagay. Higit pa sa aking buhay. Ang nais ko'y ibigin ka, Jesus. Higit pa sa lahat ng bagay, Panginoon. Higit pa sa lahat ng bagay. Higit pa sa aking buhay. Thank you.
ano man yung aming dahilan kung bakit kami nandito, Panginoon, pero pinaka sa lahat, ang kalooban namin ay ang mahalin ka, Panginoon. Nandito kami upang purihin ka, nandito kami upang sambahin ka, nandito kami upang ibigin ka, nandito kami para ipakita, Panginoon, kung gaano kami nagpapasalamat dahil una mo kaming minahal, Panginoon. Una mo kaming inibig, una mong pinakita sa amin yung wagas na pag-ibig, Panginoon. Kaya Lord, sa oras na to, pinipili ka namin, Panginoon, higit sa lahat ng bagay dito sa lupa, ang nais namin ay ibigin ka, Panginoon. Kaya sa oras na to, kami ay nagkakasama-sama bilang isang iglesia, pati po yung Acts Church na kasama ngayon, Panginoon, kasama ng bawat isa sa amin na niluluwalhati ka, iniibig ka, Panginoon. Hallelujah. We pray, O God, dinadalangin namin na yung kabuuan ng gawain na ito ay maging kapahayagan ng pag-ibig namin sa'yo. Dahil sa totoo lang, kulang pa to, Panginoon. Kulang pa yung fasting, kulang pa yung time of prayer, kulang pa yung pag-worship and praise, Panginoon, sa ginawa mo, sa pag-sacrifice mo ng buhay mo para sa amin. O God, kulang pa tong time na to. And Lord, we pray na saturate us, sanctify us, Holy Spirit, O God, malaya ka pong kumilos, Panginoon, gawin mong mabangong samiyo, O God, ang aming pagsamba, ang aming pagkakaisa sa oras na ito, Panginoon. Alisin mo po sa amin anumang mga negatibong kaisipan, mga negatibong emosyon, ito ay pinapalayas namin sa oras na ito, in Jesus' name, O God. Wala kami ibang tatanggapin sa oras na ito, kundi ang Spirito mo lamang, O God, na nagkakaisa sa amin upang mahalin ka, O God, in Jesus' name, O Lord. Pwede ba nating banggitin yon personally, sabihin natin, Lord, nandito ako para mahalin ka. Lord, nandito ako para mahalin ka. Sige, lahat ng mga naisip mo ngayon na distraction, i-review ko muna. Lord, tinatanggal ko to, yung mga naisip ko na to. In Jesus' name, Lord, nandito lang ako para mahalin ka. Nandito ako para mahalin ka. I-ano natin yon? Ilagay natin sa heart natin. Nandito ako para mahalin ka. Nandito ako para mahalin ka. Lahat ng gagawin ko ay bunga ng pagmamahal ko sa'yo. Kasi una mo kong minahal, Panginoon. Hallelujah. Salamat, O God. Salamat sa presensya mo. Holy Spirit, salamat sa presensya mo po sa aming kalagitnaan. Let's all welcome the Holy Spirit. Holy Spirit, we welcome you. Sakala rasandereyamba sakala rasiya rasandara rakaya. Ola la rasiya baba sandereya darakaya. You are welcome in this place, Holy Spirit. Sakala rasiya yasandereyamba. Oh, arara sakareya darareya dereya dereya. La rasakaya baba baba. Sandarakaya sakala rasiya yasakala yasandaraya haya yasande. Sakaya bara sakaya baba. Overflowing us, Holy Spirit. Sakaya rasiya bara shandaraya baba. Sakala raya sandaraya dararakiya rara sakaya baba. We break every wall right now. Sakala sandaraya dereya dereya baba baba sandaraya dereya. Oh Holy Spirit, malaya ka pong kumilos. Overflow in this place, oh Lord. Sakala sandaraya dararakiya sakaya rasiya rara shandaraya baba baba. Oh, let your presence overflow, let healing overflow. Sakara sandaraya dararakaya, the spirit of prayer overflow in this place. Sakara sandaraya dararakaya, sikaya sandaraya baba baba. Oh, let there be deliverance in this place, oh Lord. Sakara sandaraya de, koro tsukoro boro 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 boro, sikaya naraya de, sikaya baba baba baba, sandaraya tsukoro boro siya baba baba. Sakaya baba baba, lahat ng hindi galing sa'yo ay pinapalayas namin sa lugar na ito. In Jesus' name, sukoro sika sikaya sandara kaya ba sakaya darayate. Koro sika sikaya sandara kaya ba sakaya rasiya narara kaya baba. Sukoro boro sikaya baba ba. And we welcome your angels, O God, minister to us, O God, right now. Sakara sandara ya kaya baba. Let the spirit of praise and worship overflow in this place. Ano man yung mga
apektado namin bago kami nagpunta dito, ano man yung mga problema namin, Panginoon, nilalagay muna namin sa inyong paanan dahil alam namin, Lord, na kapag inuna ka namin sa oras na to, Lord, ano man ang hihingin namin, Lord, ay ibibigay mo sa bawat isa sa amin. Lalo na po ngayon na kami po ay naka-fasting as one church, Lord. Kami ay naninikluhod, nagpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoon. Hallelujah, naniniwala kami na pag may unity, Lord God, nandun ka, Panginoon. When two or three are gathered in your name, there you are in the midst of them, Panginoon. Kaya sa oras na to, and we believe also, oh God, na ikaw ay malaki, ikaw ay makapangyarihan. Oh God, na lahat ng aming ipapanalangin ay iyong sasagutin, Panginoon. Kahit madami kami, kahit imposible, tapos lahat kami nagpe-pray, lahat ng yun kaya mong sagutin, Panginoon, dahil walang imposible sa iyo, oh God. Hallelujah, at mahal mo kami. Ikaw ang Diyos na nagbigay ng iyong anak para sa amin, oh God. Hallelujah, hallelujah. Let faith arise in this place, oh God. Hallelujah. Thank you, Lord, that you are pleased right now, oh God. Salamat. Samahan niyo po kami hanggang matapos ang gawain na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Ayan, sige po. Tayo po ay makakaupo muna. Ayan. So, first time kong tumayo sa stage ng Acts. And pwede po ba nating pasalamatan yung Acts Church po? Andun sila sa likod. Ayan, tingnan nyo po sila sa likod. Pastor Joel, and asan yung mga youth nila? Sila Ren, sila Dreb. O, di ba? Naalala ko yung mga pangalan nila. Sila JB. Ayan na, nag-open po sila ng ating church para ngayon ay makapagsama-sama po tayo kahit na baha sa ating lugar. Sino masaya na kasama ka sa church ngayon? Sabi na malakas na amen. 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 Masaya tayong lahat, no? Hindi tayo magpapahadlang sa plano ni Lord para sa year natin, 16th year natin. So, ito ang pang first prayer and fasting natin ng ating 16th year. Amen. Pangilan daw po ito? Ano daw? First po, first prayer. Sabihin mo nga, first prayer and fasting. Ayan, tanong mo yung katabi mo, naka-fast ka ba? Okay lang po, hello po pala sa mga manonood sa ating live. Ayan, welcome po sa Rock of Ages, Revival to Mission Church. Ako po si Pastora Myrtle Mariano Garcia. At masaya po tayo na tayo ay magkakasama-sama ngayon. Introduce ko lang po yung ating ano ba yung mga announcements natin. Marami po tayong activities na yon darating na year, kaya tayo ay naninikluhod kay Lord in prayer and fasting. So gusto natin na maging tagumpay lahat ng gagawin ng Lord sa ating iglesia at sa ating mga pamilya. Hindi tayo papayag na tayo-tayo lang o sariling lakas lang natin. Amen po ba? Amen. Amen. Sino po ang gusto na pagdating nitong year na to hanggang next year, kasama mo si Lord, magsabi ng malakas na amen. 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 Of course, that is the power of prayer and fasting. Kaya po ngayon, magbibigay po sa atin ng mensahe ang isa sa ating mga pastors ng ating church. At tayo po ay sinusundan pa rin natin yung series ng 10 Commandments kasi buong Pilipinas ay parang nawala na rito. Ayan, at dapat makakonect tayo sa 10 Commandments dahil ito ay banal sa mata ng Panginoon. So, sige po, introduce na po natin ang napakaganda at anointed na ating pastora, pangalawa sa akin. Ayan, Pastora April May Gutierrez. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang Diyos. Amen. Sorry, doon pala dapat ako nag-enter. Sorry, di pa sanay. Ayan. Praise God, no? Napakabuti ng Diyos dahil tayo po ay may church na physical ngayong Sunday. Palakpakan natin si Lord. Sige, palakpakan. Ano siya kabuti? Ayan, praise. Ayan, medyo malikot ako. Baka ni Mike. Ayan, praise God. Sige po, bago tayo, sige, diretso ko na. Bago tayo mag-start sa message, tayo muna ay maiksing manalangin ulit. Sige po, tayo yung muko at pumikit. Panginoong Jesus, salamat Lord sa ginawa mo sa amin sa hapon na ito. God, Lord, we continue to enthrone you, Lord. We acknowledge you, Lord. At
ibaba mo sa amin, Panginoon, yung kabigatan, O Lord God, ng mensaheng ito, Panginoon, at gawin namin, O Lord God, yung nais mo, Panginoon, sa pagtanggap namin sa mensaheng ito, O God, in Jesus' name. Salamat, Lord. Holy Spirit, ikaw po yung mag-speak sa bawat sa amin, Lord. Walang uuwi sa amin na hindi nabago, Panginoon, ng mensaheng ito, O God. Salamat, Lord. Sa iyo po ang papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Sino ulit dito naka-fasting? Amuyin mo nga yung hininga ng kanta. Joke lang. Nag-amoy ng hininga eh, no? Yun yung ano eh, isang patunay kung malalaman mo kung naka-fasting ba yung isang tao. Pag nagsalita siya, chart lang. Pwede naman mag-toothbrush, guys, no? Habang naka-fasting. Ayan. Sige po. Katulad na sinabi ni Ate, ni Pastora kanina. Oh, sige, hintayin ko muna lahat tumingin sa akin tapos tumahimik saka ako magsisimula ulit. Mag-move forward daw po. Sige, Marlon, Aliza, move forward na tayo. Ayan. I-feel po natin yung mga upuan sa harapan. Tatawagin ko po ba pangalan isa-isa? May? Forward na po tayo. Ayan, sabi po ng ating ushering head, si Ate Kat. Ayan, dahil may dumarating pa po. Ayan. Ayan, okay. Tayo po ay nasa series ng 10 Commandments, Every Prayer and Fasting. Ano daw po yung series natin? Mahina! Ano raw yung series natin? 10 Commandments. Sige nga, ano yung first commandment? Tinuro to ni Past Jay. Ayun na, Past Jay. Di nila naaalala. Ano po yung first commandment? Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. So, yun po yung unang utos, no? Pangalawang utos, ako nagturo nito. Huwag kang sasama ng Diyos-Diyosan or huwag kang gagawa ng imahe ng nasa langit o nasa lupa, no? At ito'y iyong sasambahin. Huwag, sino dito sumasamba pa sa ano, rebulto? Wala na, very good. Ano po yung ikatlong commandment? Ayan, huwag niyong gagamitin ang pangalan ni Lord sa walang kabuluhan. Sino dito nabawasan na? Yung pag-OM, ganyan, di ba? Ako nako-convict na ako every time mabibigla. No? Ay, Lord, gano'n, mali pala siya. So, dapat nagre-repent tayo kapag kabinanggit natin yun. Ayan, nagbabago po yung timpla ng mic ko. Praise God. Ayan, ang ika-apat naman po na utos. May nakakaalam pa kung ano yung ika-apat na utos. Wala. Sige, sabihin ko. Sige po, next slide please. Pa-flash po ang ating PowerPoint. Ano daw po yung topic natin ngayon? Hindi lahat nagsalita. Ano daw yung topic natin ngayon? Ika-apat na utos. Sige po, pa-flash yung verse. Paibasa na sabay-sabay. 1, 2, 3. Remember the Sabbath day to keep it holy. Remember the Sabbath day to keep it holy. Sa Tagalog, alalahanin nyo ang araw ng pamamahinga at gawin, panatilihin itong banal. Ayan, so konting trivia lang, no? Pasay, ano ba yung Sabbath? Sinakakalam ko ano ibig sabihin ng Sabbath. Ito po ba yung ano? Pag maliligo. Tawa yun. Ay, tawa yun. Joke yun. Tumawa kayo. Sorry, nasabi ko kaya ko to eh. Ay, oh, sorry. Baka malibang ako. Ang Sabbath, ayan, ito po ay galing sa salitang Jewish, no, na ibig sabihin ay to rest. To rest. Ano daw po ibig sabihin? Galit ba kayo? Eh, tama yan. Very good. To rest. At ang Jewish po, sino daw? Ang mga Jews po ay sineselebrate nila ang Sabbath tuwing Sabado. Tuwing kailan daw? Sabado. So, pero tayo, bakit kaya linggo natin sineselebrate yung Sabbath? Dahil po, si Jesus ay na-resurrect, no, ng Sunday. Kaya mula resurrection, ang sineselebrate po ng non-Jews or mga Gentiles, na Sabbath day ay araw ng
Linggo. Ayan, very good. Gusto ko lang yun sabihin sa inyo, ano, para lang sabihin nyo, past 80 ba? Remember daw the Sabbath? Bakit Linggo tayo nagse-celebrate? Naintindihan nyo yun? May nagtanong kasi na ganun sa page, nabasa ko lang. May nakabasa pang ganun sa inyo. Sabi niya, ano ba kayo, Sabbath keeper or Sunday keeper? Yan. Tayo po ay Sunday keeper, bakit? Dahil tayo po ay Gentiles. Ayan, hindi po tayo kasama sa Jews na nagse-celebrate tuwing Sabado. Pero utos pa rin ng Panginoon, whether Sabado o Linggo, alalahanin daw ang alin? Sabbath day. Whether it be Saturday or Sunday, dapat daw inaalala natin yung araw ni Lord o araw ng pamamahinga. Buti na lang nandito ka. Paisabi sa atabi mo, buti na lang. Nandito ka, yes. Naalala niya, yehey. Naalala niya. So ngayon, sabi dyan, keep it, ano daw? Keep it holy. Ano ba ang ibig sabihin ng holy? Sige po, next slide please. Ilang minutes ako? Sabihin niyo ako ah. Okay, ano daw ibig sabihin ng holy? So kumuha ako ng tatlong meaning ng salitang banal. So, number one, sabi dyan, paigbasa nga po na sabay-sabay. 1, 2, 3. Ayan, untainted by evil or sin. Or ikaw ay walang bahid. So, kumbaga sa isang puting damit, pag yun ay may talansik ng tricycle, holy ba yon? Hindi po. Kasi sabi dyan, walang bahid. Sabi dyan, spiritually perfect and pure. Ano daw to? Yung perfect ka, pure, walang bahid din. Ayan. And yung number three, ito yung kukunin nating meaning ng holy. Paibasa nga po na sabay-sabay. 1, 2, 3. Ano daw? Isa pa. Set apart. Sa Tagalog, ibinukod. Ano daw ang ibig sabihin ng set apart? Yung yellow, sabi dyan, separate something and keep it for a special purpose. So sa madaling salita, ang Sabbath day daw, sabi, di ba, remember the Sabbath day and keep it holy. Alalahanin mo yung Sabbath day at paging banal. Or sa madaling salita, alalahanin mo yung Sabbath day at ibukod sa ibang mga araw. Nakukuha ko, ilan to? Okay, very good. Tatingin kayo. Alalahanin daw ang Sabbath day at ano daw? Ibukod. O, yun yung tamang sagot, no? Alalahanin ang Sabbath day at hindi lahat nagsasalita. Ilalahanin ng Sabbath day at ibukod. Ibig sabihin, yung Sunday pala, dapat, alam mo na mayroong pitong araw ang isang linggo, tama. Dapat pala ang Sunday ay nakabukod. Nakabukod na ikaw ay a-attend ng church. Nakabukod na ikaw ay magsiserve kay Lord. Nakabukod na ikaw ay mamamahinga sa presensya ng Panginoon. So, meron tayo dyang mga example ng nakabukod. Ayan. May ano siya. May tinatopic. Ayan. Meron kasi, ay, teka lang, example muna ng mga binukod. Bakit pa natin binubukod ang isang bagay? Kasi kasabi dyan, di ba? Ibinubukod natin siya for a hindi lang daw purpose. Ano? Special purpose. Sino dito binubukod yung balat ng chicken joy? Ako lang, pagkakain kayo sa Jollibee, bubukot yung balat ng Chicken Joy. Bakit? Kasi masarap yun. Kasi may special purpose yun. Malutong yun. Mamantika, di ba? Masakit sa dibdib yun, di ba? Yun yung special purpose niya. Kaya ano? Binubukot natin yung balat ng manok. Di ba? Sino dito may special na damit? Ayaw mong ipawashing kay nanay. Nay, huwag mong wawashingin yan. Luluwag yung garter. Tama ba? Kasi yung damit na yun, gusto mo siya suot pagka special events, ganyan. Tama? No, kaya natin siya ibinubukod. Ganun pala dapat yung turing natin sa Sabbath day. Ibinubukod natin siya for a special purpose. No, kasi napakahalaga at napaka big deal. Yun yung tamang term. Eh, no? Napaka big deal sa atin ng araw ng Linggo, ng araw ng Sabbath. Pass A. Binubukod ko naman. Kaya lang, ano, minsan talaga maraming labahin.
may binyog, ano kasi pasi minsan ano, may reunion. Swimming for overnight Saturday night po hanggang ano. Kaya po next slide please. Yung iba naman sa atin, no, binubukod, pero hindi kasi siya special purpose. Nakabukod lang siya, pero hindi special ang touring natin sa Linggo. Ano yung example? Sabi dyan, nagiging labaday. So dito naglalaban ng Linggo. Matik na, di ba? Mahina yung tubig sa Sunday morning. Bakit? Kasi daming naglalaba. Tama ba? Ano pa yung dahilan nila? Wala pong magbabantay sa bahay. Hindi ko alam kung talaga kung saan nagpupunta yung bahay nyo. Eh, no? Bakit kailangang bantayan eh? Diba? Nagiging, ano siya, nagiging, sa ganong simpleng dahilan, nawawala yung pagkabukod natin sa Sunday. Na isasacrifice natin yung Sunday. Nagigets niyo ako? Kaya kung totoo natin daw pong ibubukod yung Sunday, ano daw yung gagawin? Maglalabas sa ibang araw. Pwede pala yun. Oo, diba? Maglaba ka sa ano, sa malakas yung tubig. Monday, malakas yung tubig sa San Jose, guys. San Isidro ba? Anong araw malakas yung tubig? Wow, sana all. Ayan, di ba? So I pray, no, na hindi na natin ito maging dahilan next Sunday. Sabi mo nga sa katabi mo, uy, sa ibang araw ka na maglabaw, ha? Ayan. Pangalawa, ayan, sabi dyan, nagiging, ano daw yung pangalawa? Family Day. Dito natin nilalagay yung mga gala ng pamilya, no? Do hindi naman to masama kasi priority natin ang family. Pero kung pwede naman na hindi natin to i-celebrate ng Linggo, wag na lang. No? Binyag, pwede naman hindi mo i-set ng Sunday morning, pwede naman after Sunday morning. 10:30 lang naman tayo. Ngayon lang tayo hapon. Nagigets nyo? Nagiging family day kasi siya, eh, pas, eh, ano kasi, we? Kailangan namin magkita-kita ng mga kapamilya ko. No? So, pwede naman natin siyang, siguro paminsan, no? Pero wag every Sunday, yun yung dahilan mo. No? Kaya sabi dyan, family day pag-attend sa church. Pwede naman kayo family umattend sa church. Ayan. Kaya tingnan nyo yung mga kapamilya nyo kasama nyo ngayon. Praise God. Ayan. O kaya nga daw, after. Amen. Kasi nagiging dahilan natin, ang dali nating ipagpalit yung Linggo. Pag family day. Pwede namang after. Amen po ba? Sabi dyan, gala day. Ayan, mga youth. Nandito ngayon si Ji Chang Wook. Sino manonood ng K-drama dito? Ayan, di ba yung mga kabataan, yun yung katulad na sabi ko, no? Meron kasi ako mga nai-encounter na ang dahilan ay overnight po namin ang swimming ng Sabado, kaya po wala ako ng Sunday morning. Ay, nagiging gala day po natin yung Sunday. Na pwede naman, hindi lumiban sa gawain kapalit ng paggala. Amen po? Eto na tayo sa huli. Eto na. Eto na yun. Paibasa ka. Online na lang. Ayan, ayaw kong pumunta sa church. Baha sa daan. May online naman. Kaya talaga papabuwag na namin yung online eh. Totoo yun. Limit na lang po yung online. FYI, for everyone yans out there, tayo po ay mawawala na ng online every Sunday service. Lit up. Lahat ng gawain natin, aalisin natin yung online. Bakit? Kasi hindi mo na binubukot yung Sunday porque you may online church. Tapos pag online, nakahiga ka habang abang nakikinig. Ano? Sound trip yarn. Pwede naman tayong umattend ng physical church. Meron lang tayong mga special cases na ano talaga. For example, nung time ng Disciples Night, di ba? Hanggang bewang po yung baha sa church natin. Diba? Kaya tayo nag-online. Pero pag naman bukas na yung pintuan ng iglesia natin, guys, pumasok ka na. Amen po. Tatandaan nyo, no, hindi po online yung rapture. Oh, hindi paramihan ng like po yung nararapture. Ano? Ang nararapture ay yung totoong nananahan si Lord sa kanya. Ano? Amen po ba? Amen. Kaya pa sabi nga sa sarili, ibubukod ko na. Hindi ko na tinik. Isa pa, 1, 2, 3.
Isa pa! Ibubukod ko na yung Sunday for what? A special purpose. Bakit? Ano ba yung dapat natin gawin pag Linggo? Sige po, next slide please. Ayan, ano bang dapat natin gawin sa araw ng Sabat? Sabi dyan, ano po yung naka-bold na letter? Na word pala? Ano daw? Pamamahinga. Hindi kayo natuwa dun? Ang gagawin daw natin pag Sunday ay ano daw? Sirina, pagod na. Wala. Sana all. Sirina, pagod na sa life. Amen. Sirina, pagod na sa araw-araw na lang ngayon, magpo-work ka, gigising ka nung magpo-work, tapos makikita mo yung office mate mong nakakaasar, hindi, joke lang. May nakakapagod kang trabaho, mag-aaral ka, tama? Nakakapagod ba yon? Kaya ginawa ng Panginoon ang araw ng Linggo, napakabuti ng Diyos. Hindi para dagdagan ka ng responsibilidad, pero para pagpahingahin ka. Sabi niya dyan, oh, huwag kayong magtatrabaho. Magtrabaho kayo sa loob ng anim na araw, pero ang ikapitong araw, ang araw ng pahihinga ay italaga nyo para sa akin. Ibukod nyo raw, no, yung araw ng Sunday para tayo ay makapahinga. Ayan. Amen po. Kaya ito yung gusto ko na ano, no, makuha nyong bawat isa sa atin. Ang Sunday service o lahat ng gawain every Sunday ay hindi dagdag na responsibilidad o dagdag na gawain para sa atin. Ito ay araw ng pamamahinga mo. Ito ay favor ng Panginoon sa'yo. Tapos ayaw mo pang pumunta. Ibig sabihin, tinatanggihan mo yung kapahingahan na itinalakda ng Panginoon sa araw ng Linggo. Nagigets nyo ba? Nakikita nyo yung nawawala sa atin pag di tayo umaten ng Sunday? Nawawalan ka ng kapahingahan. Kaya pala kahit anong gala mo, kahit pala kahit anong ganda ng bahay nyo, kahit pala anong meron ka, no? Pero pag wala ka sa Panginoon, hindi ka naka-attend ng Sunday, ang pangit ng Linggo, nakakapagod, nakaka-drained, burnt out, ayaw mong mag-work, ayaw mong mag-exam. Tama ba? Kasi hindi ka nakapahinga. At kalooban po ng Lord, hindi ka once a month magpahinga. Kalooban po ng Lord na hindi ka every anniversary magpahinga. Yung any anniversary present pa, no? Kasi may catering. May balasik party lang sa kaumaten. Hindi po kalooban ng Panginoon na tuwing may party lang tayo magpapahinga, no? Tinakda niya every week may pahinga. Thank you, Lord. Amen ba doon? Kasi siya din mismo, ibinigay sa atin ni Lord yung example. No? Anim na araw siyang nag-work. And yung ikapitong araw nagpahinga si Lord. Praise God sa example niya. Meron tayong verse sa Mark 2. Ano ba ako? Yan, Mark 2:27. Sabi to ni Jesus, no? Sabi diyan, at sinabi pa ni Jesus sa kanila, ginawa ang araw ng pamamahinga para sa kabubuti ng tao. Hindi ginawa ang tao para sa kabubuti ng araw ng pamamahinga. Ulitin ko yun, ginawa ang araw ng pamamahinga para sa kabubuti ng tao. Ginawa ang araw ng Linggo para sa ikabubuti mo. Para sa ikapapahinga mo. Para hindi ka ma-depressed. Para hindi ka makain ng anxiety. Para lumakas ka araw-araw. Para makapag-recharge ka. Para sa atin to. Amen ba? Kaya kapag tayo po ay hindi umaten ng Linggo, sino yung nawawalan? Diba? Nakakalungkot yun. E pass A. Servant po ako ni Lord. Worship leader po ako. Abroad po ako. Pastor po ako. Nakakapagod po para sa akin yung araw ng Linggo. Tama ba, ministers? Medyo nakakapagod sa atin ang araw ng Linggo. Physically. Pagod, no? Ito yung paraan pala para sa ministers kung paano natin nalalabag ang ika-apat na utos. Kasi pwede mong sabihin na past 8, present ako tuwing Sunday. Worship leader ako eh. Present ako tuwing lit up. Core ako eh. Pero meron pong paraan kung bakit nalalabag pa rin natin ika-apat na utos. Sige po, next slide please. Pag nagmi-ministry tayo at hindi nakakapahinga sa presence ni Lord, nilalabag na natin ang ika-apat na utos. Paano yun? Pag nagmi-ministry ka,
tapos ikaw personally, hindi mo na-encounter si Lord. Hindi ka nakakapahinga. Ministers, kinakausap ko po kayo, no? Lahat ng worship team, pastor, leader, disciple ka ba ni Lord? Cell group leader ka? I pray in every Sunday, hindi tayo dito papasok, tatayo. Tapos lalabas na, walang nangyari sa atin. Bakit? Kasi sanay ka na. Dapat nandito pa rin tayo para magpahinga. Saan? Sa presensya ng Panginoon. Kasi hindi, ang pahinga po ay hindi tulog, hindi K-drama, hindi yun yung pahinga eh. Yung isang buong araw ka nahiga, hindi yun eh, nakakapagod kaya yun. Ang totoong kapahingahan po ay nasa presensya ng Panginoon. At tayo, every minister, no, kahit gaano tayo napapagod physically dito sa church, dahil mo man ginagawa, team all around ka, no, pwede ka pa rin magpahinga. Kung buong puso ka pa rin sasamba, no? At gagawin mo yung service mo kay Lord, nagpapahinga ka. Amen po. Kaya I pray sa lahat ng minister, huwag natin tumalabag. Na-attend lang tayo to minister, pero tayo wala tayong nakuha. Meron ding para sa iyo ang Panginoon. Amen po. Tayong lahat, kalooban ng Panginoon na magpahinga. Amen po ba? Amen. At dito sa kapahingaan sa Panginoon, no, sa presence, sige po, pwede pang umakyat yung worship team. Dito natin matatagpuan yung totoong kapayapaan, totoong kagalakan na gustong ibigay ng Panginoon sa atin. Ayan, sige po ngayon, aawitin natin yung kantang Sa Piling Mo. Maari po tayong tumayong lahat? Hallelujah. Sige po, wag po muna tayong maipag-usap sa isa't isa, no? Let's stay in the presence of the Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Rasa kanayarayanda, rabasa kanayarayande. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Lord, salamat, Panginoon, dahil ginawa mo yung isang linggo na may isang araw para makapagpahinga kami, O God. Thank you, Lord. Napakabuti mong Diyos, Panginoon, na hindi mo kalooban yung ma-burnt out kami, hindi mo kalooban, Lord, na manatili kaming depressed, pagod, O God. Pero nilaan mo yung time na to, O God, for us to rest in your presence, O Lord. Thank you, Lord. And right now, Lord, sa bawat isa po sa amin, O God, ito po yung ipaalala mo sa amin, Panginoon, na sa piling mo, Lord God, kami ay may kapahingahan, Panginoon. Lord, tulungan mo kaming sumamba sa oras na to with all of our hearts na ikaw yung ninanais, O God. Ikaw yung hinahanap, Panginoon. At kapag ka natagpuan ka namin, O God, dun kami magpahinga, Panginoon, sa piling mo, O God. Sa piling mo. Hallelujah. Right now, pwede mong matagpuan si Lord. At kapag ka natagpuan mo siya, doon mo matatagpuan yung kapahingahan, kapayapaan, kaligayahan, no? Na gusto natin. Hallelujah. Sige, paki-welcome ang Holy Spirit sa iyong puso sa oras na to. Holy Spirit, we welcome you in our hearts, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. At mag-decide po tayong lahat sa oras na to na hanapin ang Panginoon, naisin ang Panginoon, at makapagpahinga sa presensya niya. Especially sa mga nanay, mga tatay, sa mga ministers, Panginoon. This is the perfect time to rest in His presence. Hallelujah. Sige po, let's worship the Lord. Hallelujah. Nagmumula sa iyo. Yes, Lord, sa iyo po namumula ang pagkapayapaan, Panginoon. Our Prince of Peace, O God. Hallelujah. Ligayahan na kami sa piling niyo. Yes, Lord, sabay-sabay po nating awitin, wala nang hahanapin pa. Sige, sabihin mo sa Panginoon, wala nang nanaisin pa. Wala nang nanaisin pa. Kundi mamalagi. Kundi mamalagi. Yes, Lord. Sa piling mo. Aming Ama. Aming Ama.
Wala nang papantay sa'yo. Wala nang papantay sa'yo. Walang papantay, Lord, sa kapahingahan sa piling mo, O God. Hallelujah. No. Na puso mo'y sabihin niyo. Minsan paawitin natin kapayapaan. Hallelujah. Si Lord ng peace sa lahat ng may kailangan ng peace. Hallelujah. Haligayahan na kami sa pinyo. Wala nang hahanapin pa. Wala nang hahanapin pa. Wala nang nangayon. Sige, taas mo yung kamay mo sa Panginoon. Sabihin mo, Lord, ikaw yung gusto ko, Panginoon. Yung kapahingahan, Lord God, sa presence mo, God. Aming Ama, wala nang papantay sa'yo. Awitin natin, wala nang hahanapin pa. Sa'yo, Lord. Wala nang papantay sa'yo. Nag-isang Panginoon. Kaya naisin ang puso ko. Sabihin mo. Minsan na po, awitin natin, wala nang hahanapin pa. Wala nang hahanapin. Huwag kang aalis dito na hindi mo nakikita si Jesus, na hindi ka nagpapahinga. Hallelujah. Pa, kundi mamalagi sa piling nyo. Aming Ama. Huwag kang aalis. Hallelujah. Hallelujah. Wala nang papantay sa'yo. Nag-isang Panginoon. Kaya naisin ang puso ko. Sabihin mo. Hallelujah. Sige, stay in the presence of the Lord. Pwede niyo pong kausapin si Lord right now. Lord, binababa ko sa iyo lahat ng concerns ko, Panginoon. Sa trabaho, sa pamilya ko, Panginoon, yung pag-aalala ko, Lord, sa future, Panginoon. Lord, binababa ko to sa iyong harapan, Panginoon. Hallelujah. Pwede niyo yung sabihin personally. Yung mga gusto niyong ibaba sa Panginoon, magpahinga ka. Magpahinga ka. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you for your presence, Lord. Hallelujah.
Sige po, habang kausap natin si Lord, personally, no, mag-commit tayo sa Panginoon. Lord, mula sa araw na to, God, ibubukod ko na ang araw ng pamamahinga. Lord, hindi ko to gagawing pamalit sa mga kailangan kong gawin for the rest of the week, Lord. Pero ibubukod ko to para sa ating dalawa. Sige po, personally, sabihin mo yun kay Lord. Lord, ibubukod ko na ang araw ng pamamahinga. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Nalulugod po ang Panginoon, no, sa mga nag-commit. Hallelujah. Na ibubukod nila yung araw ng pamamahinga. Sige po, hayaan nyo na pag-pray ko kayo, Lord. Sa lahat ng mga tao na ito, Panginoon, sineselyuhan ko po ng banal mong dugo yung ginawa mo sa kanila sa hapon na ito, O God. At hindi po ito maagaw ng kaaway sa kanila sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, Lord, pinapakilala ko sa kanila ang banal na Espiritu na siyang tutulong sa inyo, no? Meron tayong Holy Spirit na tutulong sa inyo na ibukod yung araw ng pamamahinga. In Jesus' name, Lord, dinedeclare ko po na masusunod nila yung prompting ng Holy Spirit, yung leading ng Holy Spirit, Panginoon, na ibukod yung araw ng Linggo para sa iyo. In Jesus' name, O God, in Jesus' name. Kaya Lord, hindi na kami muling liliban pa, Panginoon. Hindi na kami muling magkakaroon pa ng kadahilanan, Panginoon, in Jesus' name. At yung mga ministers na nasa harapan ko, hindi na mabuburn out pa, Panginoon, in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sige po, patuloy tayong... manatili sa presensya ng Panginoon. Hindi pa po tayo tapos. Tayo po'y sasamba. At didiretso po tayo sa pananalangin. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus, Lord. Patuloy kami na nanilikluhod sa oras na ito, Panginoon. We are in prayer and fasting, O God. At inihingi po namin ng kapatawaran, Panginoon, ng kasalanan, Lord God, ng bawat sa amin. Personally, kung meron ka nagawang kasalanan, pwede mo yung ihingi ng tawad sa Panginoon. And Lord, maging sa kasalanan ng aming bansa, Panginoon, nihingi po namin ito ng tawad, O God. Yes, sin of idolatry, Panginoon, patawarin niyo po kami. Yes, sin of rebellion, Panginoon, patawarin niyo po kami. Sin of corruption, hindi pagsasubmit sa authority, O God, patawarin niyo po kami, O God. In Jesus' name, in Jesus' name. Pati Lord, yung sin na hindi pagsunod sa ika-apat na utos, Panginoon, kung hindi po namin naaalala yung araw ng pagsamba, araw ng pamamahinga, Panginoon, patawarin niyo po kami. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Lord. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, na namatay ka sa krus para tubusin ang lahat ng kasalanan ito, O God. And we receive and we claim the forgiveness, O Lord, na nasa iyo, Jesus. Dahil sa banal na dugo mo, Jesus. Hallelujah. Pinapahira namin, Lord, ang bawat isa dito ng banal mong dugo, O God. And I declare na i-receive mo yun, no? You are forgiven. You are no longer a sinner but a saint. In Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sa oras po na ito, tayo po ay patuloy na sumamba. Let's welcome the Holy Spirit in our midst bago po tayo magpatuloy sa ating pananalangin. Oh, we love you, Holy Spirit. We acknowledge you, Holy Spirit, that you are God. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Let's continue to worship the Lord. We welcome you, Holy Spirit, in this place, in our hearts, Lord, in our lives, O Lord God. Oh,
Your presence, Lord. There's nothing worth more. There's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcoming. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what I tasted and seen. I tasted and seen of the sweetest of love, where my heart becomes free and my shame is undone. I'm still in your presence, Lord. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Let's worship. Come flood. Let's welcome the Holy Spirit. Lord, fill this place. Your glory, God, is what I have longed for, to be overcome by your presence, Lord. What I'm strong for, to be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Yes, Lord, let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, long for, to be overcome by your presence, Lord. So we pray, we pray natin ang Holy Spirit with our own words. Your presence, you may worship in the Spirit. Rabasak pataya, rabasak. In your presence, Rapa Santa, 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 Rap
po, let's pray in the Spirit. Lahat ang nakapag-tongs, let's pray in the Spirit. Rababasanta na yarayante, rababasanta yarayante. Rababasanta, 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 rababasanta. Sa mga na hindi nakapag-tongs, pwede nyo ibuka yung bibig nyo. Sa mga hindi nakapag-tongs, pwede nyo ibuka yung bibig nyo. Tapos ibibigay ni Lord sa inyo yung gift of tongues. Pwede yun. Right here. Right now. Receive the gift of tongues. Receive the gift of tongues. Rabasanta rabakaya. Rabasanta rabayante. Pwede mong ibuka yung bibig mo. Sige, ililit ka na Holy Spirit. Rabasanta rabakaya. Receive the gift of new tongues. Rabasaka na yarayan tarababa. Rababaka taralalalalayan tarararababa. Rab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 a kante. Ralalalalayan tarararararababa. Rabasan tarakan. Thank you, Lord. Rabasanda rababa. Thank you, Jesus. Rabasanda rayande. Robokorosuka rababa yanda rararalayande. Thank you, Lord. Sa mga nakareceive ng bagong tongues, praise God. Thank you, Lord. Sa mga bagong nakareceive ng speaking in tongues, thank you, Lord. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit, that you are present in this place, O Lord. Sige po, tayo ay rabasaka na yarayande. Rabasan na yan, darararalakay. Bago tayo dumako sa ating pananalangin, gusto ko lang i-emphasize yung power ng Holy Spirit to pray with us, within us, at para dun sa mga prayer requests natin. Sabi sa Romans 8, hindi ko malala kung ano exact verse niya, 27. Basta yun yung sabi dun, the Spirit helps us with our weaknesses, with groanings that we do not understand. Right. Kaya po sa mga, ano ba yung bababa na yan, mga pinagsasabi nila. So ito po ay galing sa Holy Spirit. Kasi meron tayong mga areas na mga panalangin natin na hindi natin alam kung right. ano ba yung gagawin doon. May family problem tayo. Ano ba yung solution doon? Right. May sakit ka. Ano bang gamot? Ano ba kailangan mong gawin? So mga balik kay Lord, hindi ka makabalik. Ano yung dapat mong gawin? So yung mga bagay na yon, the Holy Spirit helps us. At ngayong right. 16th year natin, I pray na as ROA, as one church, even act and the whole body of Christ, hindi na tayo mag-pray na galing lang sa bibig. Right. Alam nyo yon na para kung lang ilaman ang isip natin, kung ano yung ating sabihin, pero mag-pray tayo from the Spirit. Amen. Amen. Ginawa tayong alive ng Diyos through the Holy Spirit. Amen. Pray panalangin natin, natutumbok at parang sapana. Bullseye. Amen. Pag may panalangin tayo, straight, hindi na gumaganon ganon. Asintado. Right. Amen. Gusto nyo ba yon? Amen. Amen. So ngayon, ang gagawin natin, mag-pray tayo in the Spirit. Sa mga naka-receive, I believe, lahat ng gift of the Spirit, may magli-lead sa atin in prayer. Usual naman natin ito nagawa, every corporate prayer and fasting. May mga items tayo, tatawagin ni Kuya Levy. Ayan. Pero ngayon, this time, we will pray from the Spirit. Kung ano yung burden na binibigay sa iyo ni Lord, makipray ka, lalo na sa magli-lead. Amen? Amen, amen po. Makipray tayo. Hindi to time para lumingaling sa paligid. Ano na ba nangyaya? Po ganon. Amen. Amen po. Amen. Amen.
Ayan, sige po, tayo po ay dadako sa ating pananalangin sa part ng prayer. Inaanyayahan natin lahat na lumuhod. Amen. And maging united tayo. Tatawagin po ni Kuya Levi yung mga magli-lead sa atin. Amen. So ngayong hapong pong ito, tayo po ay nasa prayer and fasting. At ang sabi po sa verse na ito, ang walang alam sa pananalangin ay hindi kinakalugdan ng Diyos. So ang oras na ito ay para sa pananalangin. Mananalangin na lang din tayo, itodo na natin. Amen po ba? Sige po, para ilid tayo sa prayer sa hapong ito, tinatawagan ko po si Ate Elsie para ipanalangin po ang ating nasyon. Ipanalangin po, sabay-sabay po natin ipanalangin ating mundo. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. In Jesus' name, in Jesus' name. Panginoon, salamat po, Panginoon, sa mga oras na to, Panginoon, na ako ay dinala nyo dito, Panginoon, sa banal na bahay, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon ito, Panginoon, na ay ginamit nyo, Panginoon, na upang ipanalangin po namin ang mundong ito, Panginoon, o ang bansang Pilipinas, Panginoon. Lord, inilalapit ko po sa iyo ang bansang ito, ang mundo namin ginagalawang, Panginoon. Lord, bigyan niyo po kami ng kapayapaan, katahimikan sa mundong ito, Panginoon. Maging ang mga nagkakasala, Panginoon, tulungan niyo po sila na makabalik sa iyo, Panginoon. Tulungan niyo po, Panginoon, ang mga nalindol, mga nabaha, Panginoon, na sila po, Panginoon, ay nahihirapan, Panginoon. Ang mga nagugutom, Panginoon, at nahihirapan, Panginoon, sa kanilang mga buhay, Panginoon. Lord, bigyan niyo po sila ng pag-asa sa kanilang mga buhay, Panginoon. Ang mga nawawala sa iyo, Panginoon, o mga gustong bumalik sa iyo, Panginoon, tulungan niyo sila na makabalik sa iyo, Panginoon. Jesus name, Jesus name. Kayo po, Panginoon, na maghari sa mundo namin ito, Panginoon, na kayo lamang po ang aming sasambahin, Panginoon, at walang ibang Diyos kami sasambahin, kundi ikaw lamang, Panginoon. Lord, ipakita niyo po sa mga tao sa mundong ito ang kapangyarihan mo, Panginoon. Ano, wala pong imposible sa Panginoon. Lahat ay kaya mong gawin. Lahat ay kaya mong gawing imposible lang. Ang mga tao na nagmamahal sa iyo, Panginoon, ay kayo po, Panginoon, nagbigay sa kanila tunay na gantimpala sa kanilang pagpapananahan sa iyo, Panginoon. Paghariin niyo po, Panginoon, ang mundong ito, Panginoon, na puno ng pagmamahal sa iyo, Panginoon. Puno ng matuwid na bagay sa ginagawa sa kanilang mga buhay, Panginoon. Tulungan niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa kanila na maging matuwid na lahat ng kanilang ginagawa. Lasin niyo po, Panginoon, sa pagkakasala ang mundong ito, Panginoon. Tulungan niyo po, Panginoon, dumaan sila sa tuwid na daan. Patungo sa iyo, Panginoon, in Jesus' name, in Jesus' name. Lord, ito po, Panginoon, ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa mga oras naman pong ito, inaayahan ko po si Sister Myra para ipanalangin po ang bawat pamilya, ang mga pamilya sa ating iglesia at sa iba pang mga kapamilya. Manatili po tayo na kayo ko. Sige po, ipanalangin po natin ang bawat pamilya. Hallelujah. Hallelujah. Shandaraba kaya lalasande. Karabasa kaya lalalala kurabasa kaya lalasande. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Lord, salamat, Panginoon, sa pagkakataon na may panalangin po, Panginoon, ng bawat pamilya, Panginoon, sa oras na to. Hindi po namin alam kung ano yung mga pinagdadaanan. Ano yung estado, Lord, ng bawat pamilya sa oras na to. Pero sa pamamagitan mo, Lord, pakita mo sa amin kung ano yung tunay na kalagayan, Lord, ng bawat pamilya, Lord. Hallelujah, makita po namin kung ano yung specific na pangangailangan nila sa oras na to. Lord, ayaw naming manalangin ng mga salabi lang namin, pero gusto naming manalangin, Lord, ng naayon sa iyong kalooban. Hallelujah, shandara kaya lalabasan kaya rarasande. O rabasak halalabasak kaya rarasandara baba kaya lalala. Kaya rarasang kaya lalasande. Urabas kaya lalasande. Lord, patuloy na nilalapit po namin. Hallelujah, yung mga pamilya, Lord, na nakakaranas, Panginoon, ng kawalan ng pag-asa, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord. I pray na sa pamamagitan ng panalangin ito, ikaw, Panginoon, yung magpadaloy sa kanila, Lord, ng pag-asa sa oras na to. In Jesus' name, hallelujah, Lord. Sa mga pamilya din, Lord, na nakakaranas ng pagkukulang, Lord. Hallelujah, patuloy yung provision mo, Panginoon, na ipagkaloob mo sa oras na to. In Jesus' name, hallelujah, shandara kaya lalasande. Also, I pray, Lord, sa mga pamilya na nagkaroon ng division,
Hallelujah. Patuloy na sinasaway namin ito sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, hindi ka lang, hindi mo kalooban, Panginoon, na magkaroon kami ng pamilya na nagkakawatak-watak. Pero ang kalooban mo, Panginoon, ay masayang pamilya, Panginoon. Kaya sa oras na to, yung pagpapala, Lord, yung patnubay mo, Panginoon, na ilagay mo sa bawat pamilya, Panginoon, sa oras na to. Hallelujah. Pinapanampalatayanan namin ano man yung pinagmumula ng division. Hallelujah. Patuloy na ito'y sinasaway namin, Panginoon, in Jesus' name. Hallelujah. Shandara kala labas ang kaya na rasyande. Uraba sa kaya na rasyande. Hallelujah. Hallelujah. Lord, also I pray, Lord, sa mga family din po namin na hindi po nakakakilala sa iyo. Patuloy na iniiyak po namin sila sa iyo, Panginoon. I pray na buksan mo po ang kanilang mga kaisipan. Buksan mo po ang kanilang puso, Panginoon, na makita, Lord, na hindi kami nagpapanggap. Kilala namin yung Diyos, Panginoon. Hallelujah, na makita nila, Panginoon, ang Diyos namin. Hallelujah, ay patuloy, Panginoon, na Diyos din nila, Lord. Hallelujah, patuloy na bigyan mo ng burden, Lord. Hallelujah, yung mga anak mo, Panginoon, na yung mga pamilya nila ay hindi pa nila, hindi pa nakakakilala. I pray sa oras na to, makita po namin, Panginoon. Hallelujah. Sinabi mo sa John 14:6, Lord, na ikaw yung daan, katotohanan at ang buhay. Yes, I pray, Lord, sa mga naliligaw, Lord, I pray, yes, na makita na ikaw yung daan, Panginoon. Makita namin, Panginoon, na hindi kami makakapunta sa Ama kung di sa pamamagitan, yes, mo, Lord. Panginoon. I pray, Lord, yung ganitong klase ng puso sa, yes, lahat ng pamilya. Yes, I pray, Lord, name, na maging center ka ng bawat pamilya sa, amen, oras na to. Makita namin, Panginoon, nawasak yung pamilya namin kung wala kaming Diyos na katulad mo, Panginoon. Yes, hallelujah. Hallelujah. Kung nakikita mo man, Panginoon, hallelujah, yung estado ng bawat isa sa amin. Kung meron man sa amin, Lord, hallelujah, na nakakaranas, Panginoon, ng pagdududa, Panginoon. Yes, Lord. Kung totoo ka ba, hallelujah, hallelujah, sa mga parte ng pamilya, Lord, na nakakaranas din, Lord, ng pagdududa nga po, Panginoon, kung ikaw ba, Panginoon, ay nagpo-provide ba talaga, kung ikaw ba'y totoo, I pray na patunayan mo, Panginoon, na ikaw ay Diyos na buhay, naniminsan na hindi ka nagkulang, Panginoon, naniminsan, yes, na hindi ka nagpabaya, Panginoon, sa iyong mga anak. Hallelujah. Kaya sa oras pong ito, yung pag-asa, Lord, yung pananampalataya, hallelujah, yung pagtitiwala, ilagay mo sa puso ng bawat, yes, isa, Lord, Panginoon, lalong-lalo na, Panginoon, sa bawat pamilya, Lord. Hallelujah. I declare, Panginoon, na pagbuklurin mo, Panginoon, ang pagmamahal, Panginoon. Yes, hallelujah, yung bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Patuloy po, Panginoon, na ito pong aming dalangin. You, sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Sa mga oras pong ito, tinatawagan ko po si Sister Neneng para ipanalangin ang body of Christ, ang ating mga kapatiran sa iglesia. Hallelujah. Patuloy po tayong manalangin. Idalangin naman po natin ang body of Christ. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Lord, sa mga oras na ito, nilalapit po namin sa inyo, Panginoon, ang bumubuo ng katawan ng Panginoon. Lahat ng mga naglilingkod sa inyo, Panginoon, yung mga nagmi-minister, yes, sa iyo, Panginoon, yes, mula po sa fivefold ministry, dinadalangin namin, yes, ang mga apostol, mga propeta, mga evangelista, yung mga nangangaral, Panginoon, ng salita nyo. Yung mga pastor namin, Panginoon, yes, at lahat, Lord, ng nagtuturo ng salita nyo, Panginoon. Lord, dalangin namin, Panginoon, na lahat na naglilingkod sa iyo na ito, Panginoon, patuloy po na bigyan nyo ng wisdom, Panginoon, ng, yes, karunungan, Lord, ng iba yung kaalaman, Panginoon, amen, sa pamamahala, sa pagtuturo, Panginoon. Yes, dalangin namin yung buong passion, Panginoon, ay patuloy na ipadali nyo po sa mga lingkod mo, Panginoon. Amen. Kahit po, Panginoon, yung mga day group leaders, mga, yes, cell, Lord, group leaders, yes, Panginoon. Lord. Every individual na may desire na maglingkod sa body of Christ, na dalangin namin sa mga oras na ito, yes, Lord, nabigyan nyo po na iba yung fire, amen, iba yung boldness, Panginoon, yes, and passion, name, for souls, Panginoon, yes, na makita nila kung paano mo nakikita, Panginoon, ang mga kaluluwa, Panginoon. Yes, Lord. Lord, dalangin namin na patuloy na pagkaisahin mo ang lahat ng iglesia, Panginoon, yes, at dinadalangin namin yung provision nyo, Panginoon, and protection nyo, Panginoon, sa lahat ng
churches at yes. sa lahat ng namamahala ng church, Panginoon. Lahat ng pastors, Panginoon. Amen. Ng bawat iglesia, dinadalangin namin na bigyan niyo sila ng encouragement, Panginoon. Yes, kung meron mang nangihina, kung meron mang nawawala Lord. Ng loob, Panginoon, dalangin namin na bigyan niyo sila, padalayin niyo sila ng iba yung encouragement, Panginoon. Amen. At positive perspective, Panginoon, yes, na Lord. Hindi ka nagbabago, hindi ka nagkukulang, Panginoon. Amen. Ikaw yung Diyos na nagpo-provide yes, at lahat Lord. Ng pangangailangan ng iglesia ay pagkakaloob niyo, Panginoon. Yes. Hallelujah. Dinadalangin patuloy namin, Lord, lahat ng bumubuo ng Body of Christ, yung mga members ng Body of Christ, Panginoon. Yes, Lord. Bawat individual na Kristiyano, Panginoon, dalangin namin na patuloy po na magkaroon ng passion ng pagsunod sa iyo, Panginoon. Yes, Lord. Hindi nakakalimot in every Jesus Sunday, Amen. Every devotion, Panginoon, Amen. Every prayer, Amen. Time, Panginoon, hindi nagpapabaya. Dalangin namin na patuloy na maging gising ang iyong mga anak, Panginoon. Yes, Lord. Patuloy, lalo nang sa kapanahunan na ito, Panginoon, yes. ay maging active ang bawat isa yes, sa pananampalataya, sa pag-attend, sa pag-devotion, Panginoon. Yes, sa lahat Jesus ng activities, name. Panginoon, upang sila ay patuloy na lumago sa pananampalataya, Panginoon. Yes, Lord. Lord, we pray for all your protection sa lahat yes, ng anak mo, sa buong mundo, sa buong bansa, Amen. Sa buong churches mo, Panginoon, dalangin Amen. Namin. Yung pag-ibig mo po ay dumaloy at yung kapangyarihan yes, ng Banal na Espiritu, yung pag-iingat mo sa amin sa lahat ng kalamidad, salamat, yes. Panginoon, at patuloy na maluwalhati ka sa kalagitnaan ng mga anak mo, Panginoon. Yes, Lord. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Inaayahan naman po natin si Sister Delma para ipanalangin po ang ating mga healing request. Manatili po tayong nasa pananalangin. Glorify your name, Father. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Ora baba si Yanda na nasikya na lalasin. Panginoon, patuloy po kami lumalapit sa iyo, O God, na naniniklohod sa iyong harapan, Panginoon, upang indalangin po ang aming mga kapatid na mayroong mga sakit at karamdaman. Lord God, alam ko po, Panginoon, na hindi po ito nalilimitahan ng distansya o layo dahil alam namin, Panginoon, that you are the omnipresent God. You are the omnipotent God na kayang-kaya mo po, Panginoon, abutin ang lahat po ng mga kapatid namin, Panginoon, na may sakit at karamdaman, O God. At sa oras pong ito, Panginoon, patuloy po namin itinataas sa iyo, O God. Amen. Ang aming mga kapatid na ito, Panginoon. Yes, Lord. Kahit nung po, Panginoon, anong uri ng sakit at karamdaman, Panginoon, ng kanilang pinagdadaanan sa oras na ito, Lord. We do believe, Father, na ikaw pa rin po, O God, ang aming Jehovah Rapha, O God. Yes, Lord. That you have the power to heal, Panginoon. Yes, Lord. Anumang uri ng sakit at karamdaman from head to foot right now, O God, yes, in, Lord. Jesus name. In Jesus' name. Patuloy po namin, Panginoon, itinataas sila sa iyo. Hindi ko man po Amen. Mabanggit ang kanilang mga pangalan, pero naniniwala yes. po ako, Panginoon, na ikaw pa rin po ang higit na nakakaalam, Panginoon, Amen. Sa lahat ng may mga sakit at karamdaman, O God. Yes, Lord. Kung ito man po ay cancer, kung ano mang uri ng sakit ito, Panginoon, Lord, in the mighty name of Jesus Christ, O God, and by the power of the blood of Jesus, yes, na dumaloy po sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, naniniwala po kami, O Diyos, Amen. Na ito po, Panginoon, ay yung pagagalingin at ang simbolo, Panginoon, yes, ng mga karamdaman ni ito, O God, ng kagalingan, yung mga sugat niyo po na natamo, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo, yes, O God. Salamat po, Jesus, sa oras na ito, Panginoon. Thank you, Jesus. Patuloy po namin, O Lord, na inaangkin, O God. Yes, ang kagalingan, Panginoon, na nagmumula sa iyo, O God. Yes, Lord. Mula po, Panginoon, sa kagalingan, physically, emotionally, yes, O God, Jesus, mentally, Lord. O Lord, Jesus. We declare yes, healing upon healing right now, O God, in the name of Jesus. In yes, Jesus' Lord. Name. Lord, sa iyo po ang lahat ng papuri at pagsamba sa tanging pangalan niyo po, Jesus. Amen. Amen. Patuloy po natin ipag-pray ang ating church goals. Hallelujah, Lord. Panginoon, dinadalangin po namin, O God, ang multiplication, Panginoon, sa bawat cell group, O Lord, in Jesus' name. Lord, bigyan niyo po ng boldness and compassion, Panginoon, every cell group leader, Panginoon, in Jesus' name, na mahayuan nila yung dapat nilang mahayuan, Panginoon. In Jesus' name, Lord, hindi kami maging addition, pero multiplication sa pangalan ni Jesus. Lord, we
accept it, we claim it, O Lord, in Jesus' name, O God. Salamat, Lord, maging yung household salvation, O Lord, sa mga kapamilya namin hindi pa po ligtas, Panginoon. Patuloy po namin inaangkin ng kanilang kaligtasan, Panginoon. Dalangin ko, Lord, ang bawat isa sa amin ay maging liwanag sa aming mga sambahayan, Panginoon. At sa pamamagitan ng aming buhay, makilala kanila sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, maging Lord, sa nalalapit naming events na concert, Lord, maging yung film showing, O God, maging yung encounter, Panginoon. Lord, gamitin mo yung mga events na ito para magpailala ka sa mga taong in-invite namin, Panginoon, in Jesus' name. Lord, hindi namin ito ginagawa just to raise funds, Panginoon. Pero Lord, una sa lahat, ginagawa po namin ito para may kalat, Lord, gadang yung mga salita. In Jesus' name, Lord, dalangin namin na sino man, Lord, yung maabot ng mga tickets na ito, Panginoon, ay maabot din ng pag-ibig mo, maabot din ng biyaya mo, Panginoon, in Jesus' name. At makita nila na ikaw yung kailangan nila, Panginoon, in Jesus' name. Hallelujah. Salamat, Lord, sa katagumpayan ng mga events na to. Salamat sa great heart harvest, Panginoon, na nakalaan po para sa amin. We claim then, Lord, as a church, we claim, Lord God, na meron kang itinakdang lugar, Lord God, na mililipatan namin, O Lord, in Jesus' name, na magiging sapat na sisidlan para sa great harvest na ito, Panginoon, in Jesus' name. Lord, sa pagpunta namin dun sa lugar kung saan kami maghahanap ng place, Panginoon, i-lead mo kami sa tamang lugar, Panginoon, kung nasan yung favor mo, O Lord, in Jesus' name. Salamat, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Patuloy ko pong kino-close ito, O God, sineselyuhan ko po ng banal mundugo yung aming mga ipinanalangin, Panginoon, at inaangkin po namin ang katugunan na ito, hindi dahil mabuti kami o hindi dahil nag-pray kami ngayon, Lord, pero dahil mabuti ka at ikaw ay mahabaging Diyos, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Tumaming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, maaari tayong nalilid po tayo ni Kuya Levy. Ayan, amen. Ayan. Amen. Tingnan ko nga po yung mga mukha ng nakapahinga. Yes. Ayan. So, sino po ba dito nakatanggap ng kapahingahan ni Lord? Amen. Dahil po dyan, hinihingan ko po ang kahit dalawa o isa man lang na magpapatotoo ngayong hapong ito kung paano siya binago ni Lord ngayong hapong ito sa mensahe, sa pamamagitan ng mensahe. Sige po, sino nga po ulit yung nakapahinga dyan? Diba, ang prepresyo, tingnan ko nga. Sino nga po ulit gusto magpatotoo, kahit isa lang, yung binago sa kanya ng Panginoon ngayong hapong ito? Sige po, tumayo na po kayo. Ayan. Wala ba? Ayan, magtatawag na lang daw ako dahil nga first time ko nakita si Aloha. Ayan. Sige po, welcome po natin si Aloha para mag-testimony. Ayan. Amen. Ayan. Praise. Hello, hello. Naririnig niyo po ako? Wag na. Ayun po. Yung natutunan ko po sa araw na ito, yung tunay na kapahingahan na matatagpuan sa Lord. Yan, kasi... Pero ayun po kasi, ano, ang mali ko po, kakala ko, matatagpuan ko yung pahinga sa tulog lang. Ganyan. Kasi nakakapagod po talaga araw-araw. Kasi tao lang tayo eh, di ba? Tao lang tayo kasi meron tayong limit, di ba po? Ano po, may limitation po yung lakas nating lahat, di ba? Tayong mga tao. Pero, ayun nga po yung mali ko kasi tingin ko yung kapahingahan sa pagtulog, sa pagpe-Facebook, sa kanya, charot. Joke lang. Ayun. Nakita ko po ngayon na dapat pala sa Lord natin nahanap yung kapahingahan. Kasi napahinga po talaga ako ngayon eh. Grabe talaga. Sobra pong yung pagod ng mga nakakaraan na hindi ako nakaka-attend. Totoo po yung sinabi ni Pastor, ni Pas A. Pag hindi ka nag-church, lalo ka mapapagod, imbis na mapahinga ka. Ganun po yung naranasan ko nung hindi ako umate nung nakakaraan. Imbis na mapahinga ako. Kasi ano yun po yung sa problema po namin sa family namin. Hindi po ako makaalis. Pero hindi po pala dapat rason yun para hindi ako umate. Ayun. So yun lang po. Iiwan ko lang po sa inyo na kagaya ko, hanapin niyo po yung pahinga sa Lord. Hindi po sa mundo na ito. Ayun lang po.
Amen. Meron tuloy akong nakuhang sagot sa where do broken hearts go. Yeah. Kay Jesus daw po. Sa presence ni Lord. Ayan, di ko na po papatagalin lahat. So, tinatawagan ko po si Teacher Wen para po sa ating tithes and offering ngayong hapon. Sige po, palakpakan po natin si Lord sa buhay ni Kuya Wen. Ni Dean. Hello po. Ayan. So, lahat po tayo naka-receive sa presence ng Lord at tayo naman po ngayon yung magbabalik para po sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng pagkakaloob po. Pag-ika po at pagkakaloob sa ating Panginoon. Gusto ko lang pong basahin, meron po tayong mga series of topics po para po sa tithes and offering. At number 3 po, tithing Christians fulfill the law of prioritization which creates wealth. And yung word po natin dito ay prioritization. Prioritization, medyo nakaka ano sabihin. Pero sabi dito sa verse po natin, Matthew 6:33, alam na alam po natin yun, ano? But seek you first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Ayan. Okay, sabi po dito, wala daw pong sumasagana or nagiging mayaman na tao na hindi daw po alam kung ano yung dapat niyang unahin. Tama? Ayan. So, example ko na lang po para po mas madali. Sa mga students, sa mga nag-aaral, ayan. Una-una po, ano po yung priority natin bilang estudyante? Yung pag-aaral mo po. Kung hindi po tayo mag-aaral ng mabuti, kung tayo po yung magbubulakbol, magka-cutting classes lang, ang mangyayari po sa atin, ayan, aabutin po tayo ng 10 years kung tayo po ay college. At worst po, hindi po tayo makakagraduate. At kapag hindi nakagraduate, walang magandang trabaho, kung di po natin alam kung paano po i-prioritize yung ating pag-aaral. Tama po. At sabi rin po rito, ayan, failing to prioritize in any sphere of life always lead to failure. Ang bigat naman po, ano, kapag di po natin alam kung ano po yung dapat nating unahin at di po natin ginagawa, nagli-lead po siya sa pagkabigo. Failure, lagi. Ayan, marami rin pong church, yung hindi po nila alam kung ano yung dapat i-priority. Yung iba po, talagang nagpapayaman lang. Ayan, puro wealth. Pero bilang church po, ano po ba yung first priority natin? Siyempre po, si Jesus at yung kaligtasan po ng buong sanlibutan. Amen po ba? Amen. Amen. At sabi po dito, churches can likewise forget the reasons why exist. Ayun, so yun po yung sinabi ko. But the priority of the church is the Christ. Is Christ Jesus and the salvation of this world. So the ability to get your priorities right is important and always lead to wealth. So, ang test po sa atin ay pagkakaloob sa Panginoon at yung atin pong tithes. Amen po ba? So, dito po masusubok kung si Lord po ba yung atin pong inuuna. Kapag po natanggap po natin yung ating sweldo, yung ating allowance, yung unang pumasok po sa ating isip na paggagastosan ng ating pera, yun po yung ating nagiging first priority. Tama po ba? Parang tinanggap po yung sahod mo, naisip mo agad si Shopee. Ibig sabihin, iyon yung priority mo. Natanggap po yung sahod mo, naisip mo agad yung bills. Iyon yung agad yung priority mo. Tama po? Ay, marami. Okay, so babaguhin po natin ito ngayon. Ano? I-apply po natin yung kanina din po na message po natin na pagbubukod o ibukod po natin yung ating tithes para po sa ating Panginoon. Amen po. So ngayon po sa oras na to, ilabas po natin yung ating ikapu at kaloob sa Panginoon at ipanalangin po natin ito. Sa ganyang paraan po ay mapapatunayan po natin na sa oras na to ay inuuna po natin ang kaharian ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Sige po, tayo po yung manalangin. Taas po natin ang ating mga kaloob sa Panginoon. Hallelujah Jesus, hallelujah Lord. Salamat po Panginoon sa oras sa ito, sa hapong ito na kami pinagsama-sama mo. And thank you din po sa iyong mga salita. Patuloy po Panginoon sa oras na ito ay nilalapit namin sa iyo ang mga ikapu at kaloob ng bawat isa. Patuloy po na mag-amit ito sa iyong kaharian. At we pray Lord God sa mga magkakaloob sa iyo at magbibigay Panginoon na patuloy mo po silang pagpalain ng siksik, liglig
at nag-uumapaw, Panginoon. We also pray din po, Lord God, sa church na ito, Panginoon, sa tahanang ito, Lord God, na iyong ginamit, Panginoon, para pagdausan ng iyong agawain, Lord God. We pray, Lord God, na ibuhos mo, Panginoon, ang pagpapala mo, Panginoon, sa lugaring ito, lahat na kailanganin nila, Panginoon, ay ikaw yung magkaloob, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Salamat po, Lord God. Patuloy po namin binabalik sa iyo ang pinakamataas na papuri't pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maari na po tayong lumapit sa harap. Sige po, lapit na po tayong lahat. Ayan. Ibuhos mo. Namiss ko kumanta. Sige po, lapit na po tayong lahat. At sino po dito merong kaarawan ngayong araw or this week? Sino magdiriwan ng kaarawan para mapag-pray? Anniversary, month-sary, week-sary, day-sary. Ayan. Sana all. Sino po dito may ganon? Anniversary, birthday. Ay, dito pala ako sa camera. Ayan. Sino daw po? Sige po, tumayo na kayo. Bilis. Alam niyo yung birthday niya, diba? Di ko naman alam. Ate Marian, sino pa po? Si Ate, ay si Nanay Marina po, tara po dito. Ay, happy birthday. Mamaya ba sa inyo ba tayo mamaya? Ay, kahapon pa. Hindi, kahapon daw, hindi na. Ayan. Sige po, pagpa-pray po tayo ni Pastora April. Praise check. Sound check. Ano ang boses? Ate Marian, si Sheki. O kayo na po kay Shekina. Shekina glory come. Siya na si Shekina. Nakalimutan po ni Pastora na birthday ni Shekina ngayon. Oh. Ilan taon na po kayo? 47. Praise God, sino po nagmamahal sa kanila? Iunat po natin ating mga kamay at pagpalain po natin sila, Lord. Dinadalangin po namin sa iyo, God, si Ate Marian, Panginoon, si Donita, Lord God, si Nanay Marina, Panginoon, maging si Shekina, Panginoon. Salamat, Lord, sa bagong taon ay binigay mo sa mga taong ito, O God. And I pray, Panginoon, na sa bagong taon na ito nila, ikaw ay mauna nila, Panginoon. Sa 365 days, Panginoon, ng buong taon nila, Panginoon, ikaw yung una nila, O God, in Jesus' name, Panginoon. At ano man pong ginagawa ng kaaway or plano ng kaaway para agawin sila sa iyo, Panginoon, hindi namin panahihintulutan. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, this year, O God, we declare for expansion of their territories, Panginoon, sa pagsisell group nila, Panginoon, sa kanilang pagsiserve sa iyo, O Lord God. Sila ay lalo pong lumalim, Panginoon, in Jesus' name, sa pagkakakilala sa iyo. God, Lord, I pray na lagi nilang matagpuan yung presensya mo, Panginoon, at doon nila makita yung kapayapaan, yung kaligayahan, Panginoon, in Jesus' name. At sa iyo sila masatisfy, O Lord, na kahit na anong i-offer sa kanila ng secular world, Panginoon, hindi nila yun pipiliin dahil meron silang Jesus sa buhay nila, Panginoon. Salamat, Lord, and specifically, Lord, for Shekina, we pray for a future, Panginoon, na sa iyo, Panginoon, in Jesus' name, we declare na siya ay lalaki na lalong mabait, Panginoon, at ang kanyang future po mula sa pag-aaral niya, Panginoon, hanggang sa pagtanda niya, Panginoon, ay secured na, O God. Lord, binibless namin ang aming Pastora Myrtel at si Kuya Ezra, Panginoon, na i-lead niyo po sila kung paano niyo pong gustong palakihin si Shekina. Salamat, Lord, binibless ko po sila with your hundredfolds of blessings. Salamat, Lord, ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, makakaupo na po tayong lahat. At bago po natin i-play ang ating announcement, sige po, upo po tayong lahat. Meron po kaming napakahalagang espesyal na ipe-play po sa inyo, kaya manood po tayo. Ayan, panoorin po natin ito. Ayan.
Sa harap. At saludo po kami sa lahat ng pastor, pati kay Pastor Joel na nagtatagulod ng axe. Kay Pastora Cora po, saludo po kami sa inyo. Kaya sige po, ito po, ay Nancy pala. Sorry. Pastora Nancy. Ayan. Ayan. Pastor Joel din po. At sasama na din po sa prayer pala. Pero bago po yan kasi meron palang dadalin sa inyo ang inyong mga chikiting. Kaya po, sige po, pasok na po tayong lahat. Ayan. Mga 1.5 hours lang po naman to kaya. Ayan. Ayan. Tinatawag po kasi namin sila sa initials. Kaya, Pass M, Pass J, tsaka Pass A. Yeah. Kaya pala may Shopee kanina. Kaya pala nagtatanggal ako ng ano. Ayan. Ayan. So, ayan po. Amen. Sige po, ang lahat po tayo ay itaas po natin ang ating kamay at ipanalangin po ang... At dinatawagin ko po si Pastor Joel din po para masama po sa prayer. Ayan. Palakpakan naman po natin si Pastor Joel. Grabe. Alam nyo ba guys, 16 years old pa lang ako, kilala ko na si Pastor Joel. Eh. Masipag po talaga yan. Eh. Kasama pa sila kuya. Sige po, pag-pray po natin sila. Inayaya ko po si Tita Neneng para po pag-pray sila. Sige po, unat po natin yung kamay natin sa lahat ng ating mga butihing pastor. Hallelujah.
Sige po, yun at natin ang kamay natin sa kanila. Ating ipanalangin ng ating mga dakilang pastor at pastora. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Panginoon, patuloy po na nililuwalhati ka namin, pinapupurihan ka namin dahil sa buhay ng aming mga alingkod mo na ito, Panginoon, mula sa kay Pastor Joel, Pastor Mirtel, Pastor April, Pastor Julius, Panginoon. Lord, dalangin po namin na ang buong kapuspusan mo ay patuloy na ipadaloy mo po sa kanila, Panginoon. Yung fire, Panginoon, na necessary na lumapas sa kanila, Panginoon, sa oras na ito, dinadalangin namin ang buong kapuspusan mo, Panginoon, na ipadaloy mo sa kanila sa mga oras na ito, Panginoon. Give them, Lord, yung buong kapuspusan ng boldness sa pangangaral, sa pamamahala, Panginoon, sa mga revelations, sa mga dreams and visions, Panginoon. Patuloy po na padali mo sa kanila mga bagay nito, Panginoon. Bigyan mo sila patuloy, Panginoon, ng vision para sa mga gawain at ng knowledge and wisdom sa mga dapat pong gawin. At bigyan mo sila ng kapayapaan, ng kagalakan, Panginoon, ng provision mo, ng protection mo, Panginoon. Maraming salamat na lahat ng pangailangan nila ay mimit mo, Panginoon. Whatever na desire ng kanilang mga hearts, pagkaloob mo sa kanila, Panginoon. At patuloy na i-bless mo ang kanilang mga ministries, Panginoon. Enlarge their territories, Panginoon. Hindi lang dito, Panginoon, kundi sa ibang lugar, sa ibang bansa, Panginoon. Enlarge their territories, Panginoon. Enlarge their visions, Panginoon, in the name of Jesus. Patuloy po, Panginoon, na dinideklara namin ang kaluwalhatian mo, Panginoon, ay siyang priority nila, Panginoon, sa buhay nila. At anuman ang kanilang pangarap para sa mga iglesia, sa iglesia ng Roa, sa iglesia ng Acts, Panginoon, maging kay Pastora Nancy, Panginoon. Tinataas namin sila sa inyo, Panginoon, na patuloy na ang kadakilaan mo ang makita sa kanila, Panginoon. Hallelujah. We declare, Panginoon, yung prosperity ng mga ministries nila, Panginoon, and their own families, Panginoon. I-bless niyo po ang buhay nila financially, physically, spiritually, emotionally, Panginoon. Hallelujah. Lahat ng kapayapaan na ipadali mo sa kanila, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Ayan. So, yun po, mga kaupo na po tayo. I-close natin yung yung service kasi meron pang balasik party pagkatapos nito. Pero sa lahat ng gustong magstay, pwede naman po magstay. Kung gusto niyo na po umuwi, kung kailangan niyo na po umuwi, pwede rin naman po. So, sige po, tayo po tayong lahat at tanggapin po natin ang benediksyon ng Panginoon. May the Lord God Yahweh bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you, lift His countenance upon you and give you shalom. At ang pag-ibig ng Diyos at ang kapayapaang nagmumula kay Yeso Kristo at ang pakikiisa ng banal na Espiritu ay sumayin yung lahat at ang lahat ay magsabi ng Amen! Ayan, God bless po sa ating lahat. And pwede na pong umuwi. Praise your holy name. Hallelujah. You deserve all the glory. Hallelujah. Every tribe will see your glory. Every nation bow.